everyone, it's me again, Ayla, and welcome back to my YouTube channel. Andito ka pa din at patuloy na sumusubaybay sa Mumunti Kong channel. For today's video, guys, gagawa ko ng isang makeup look gamit ang Lustrous with Nadine Lustre X DYS Eyeshadow Palette. So, ito lang talaga isa yung nabili ko, guys, kasi masyado siyang pricey, hindi siya afford ni Mams. So, ito lang talaga nabili ko. So, ito try natin yung ano niya. So, yung shade na nakuha ko is, yung palette na nakuha ko is tong 01 Calypso. Kasi yung isa, I don't know, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Basta may mga blue, parang pang fantasy yung color niya. Parang pang frozen, pang millennials masyado. Itong isa naman, so, buksan natin muna. Para papakita ko sa inyo. Bukas na pala siya kanina ni ate. Na nagbebenta. So, ganito yung packaging niya, guys. Alam kong marami na nag-review nito, pero iba pa rin talaga yung feeling na ikaw mismo yung nakakita sa isang product. So, ganito siya, guys. Pagka-goldish siya. Ang ganda ng packaging niya, guys. See that? Pwede ka na ding magsalamin. Pwede kang magsalamin. Kitang-kita mo na yung sarili mo dito. And then, pagbukas mo ito, yung sa Calypso na palette, yan yung mga colors na nandito. So ayan, para siyang pang-highlight na din. Pero ang ano lang dito, guys, hindi siya matte. Ano lang siya, mga anong tawag doon? Parang may shimmer-shimmer siya. So ano na lang natin para mas kumapit siya sa ano natin, kasi pag shimmer-shimmer ka lang, kailangan mo ng matte para patungan mo ng shimmer para mas magtagal siya sa mata mo. Pero, ayan guys, yan siya. Meron siyang 5 na different colors. Tapos, meron siya nito pang-apply brush na to. So, maliit lang siya. So, itong ano na to, pwede siyang pag-aalis ka or something, pwede mo siyang dalhin. Parang ano lang din talaga siya. Lagay mo siya sa... Kasi ako mahilig kong maglagay ng ganito mismo na doon sa ano ko lang, maliit na pouch. So, ayan na, guys. Before anything else. So, ayan, guys. Kailangan na natin. Kailangan kong linisin yung mukha ko kasi meron pa akong konting makeup. So, kailangan ko munang gamitin siya ng facial wash. Cleansing water. So, makeup remover siya. Sorry. Hindi siya facial wash. Ayan na, guys, let's get started. So, una kong ginagawa is ito, again, pero mauubos na siya. So, if napanood niyo yung mga previous na mga vlogs ko, like ko siyang ginagamit. So, sa akin kasi okay siya eh. Ito, pero pag nagka-budget, bibili tayo ng mas ano, pang moisturize lang yan. Parang setting spray natin. And then next is kailangan natin ng primer. Pero ang ginagamit ko is itong whitening sunscreen Glutathione Magic Cream. Ginagamit ko siya as my primer and pag-moisturize na din ang mukha para mas para if ever na pumunta ka ng araw, mainit or something, hindi maingitim yung mukha mo dahil sa makeup na nasa mukha mo. Kasi may SPF na siya.
So, ang next na gagamitin ko is itong BYS din siya, cream foundation. Hindi siya sponsored ng BYS, guys. Favorite ko lang talaga ang ano, wala pa naman tayong sponsors, something. So, favorite ko lang talaga, talagang kahit noon pa, mahilig na akong bumili ng BYS. Ever Balena, Maybelline, yan. So, ang gagamitin ko itong, lagi nyo ito nakikita sa mga vlogs, kasi papakita ko lang siya ulit para ma-ano kayo sa makeup na gagawin ko today. So, this one is a BYS cream foundation in a shade of medium beige. So, yeah. So, ito lang yung gagamitin ko na brush. Gustong-gusto ko talaga to kasi nako-cover up niya talaga yung mga chismis ng ating mukha, mga bad decisions, mga anak-anak pa, mga eye bags, mga dark spots, blemishes. Nako-cover niya talaga. Kasi ako kasi meron akong ano, yung inborn ba siya na ano, inborn na yung parang dark spots something na ano. Nandito sa pisngi ko, pikas yun. Pekas? Pikas? Basta pekas ata. Kasi Bisaya ko yung salita ko talaga. Medyo matigas minsan. Hindi ko mapigilan yung dila ko talaga. Kahit alam kong matigas or malambot yung word na yun. Pero nasasalita ko siya ng matigas. Tapos pag matigas, malambot. Minsan natatawanan na ako pero wala na. Okay lang yun. Hindi na talaga kasi ako sanay na ano. Ay, kung di na. Ayun ko lang. Kasi may mga kaibigan kasi ako na Bisaya dati. Papa ko kasi Bisaya. Tapos yung mama ko Tagalog. Pinalaki naman kami na Tagalog. Tapos nung nagtrabaho ng Manila, ay ng Quezon City dati. Bigla akong naging ano. Kasama kong Ilongga. Tapos hanggang sana, yung Ilongga kasi malambot sila magsalita. Ewan ko ba, parang na-adapt ko yun. Kasi alos 4 years, 5 years din kami nagkasama na si caregiver ako dati. So, naging story time na talaga to. Basta yun, share ko lang. So, yun, parang ganun na yung salita ko. So, next, move on na tayo dyan. Tama ng chika, mamshi. Next natin is the mag-bake na tayo. Baking na tayo, yes. So, ang gagamitin ko is itong Nichido Foundation Final Powder Creamy, the shade of Creamy Glow. Talaga yung pinaka-favorite na ano kayo. Na ano. Pag nag-makeup ako, yung baking talaga. Kasi pag natanggal mo to, after nyan, pag na-ano mo ng brush, pak, aura ka na, beshi. Gagawin guys is the eyebrows. Ang ating mahiwagang kilay at gagamitin ko ulit itong Margot's Drip Brow Domade. So, ito talaga itong triangle. Triangle ba tawag dyan? Basta yun. Slanting brush. So, yun siya guys. Sa pagkilay naman, mas maganda kung bunutan mo muna yung kilay mo. Or pag manipis yung kilay mo, i-practice mo lang ng i-practice.
Kasi siguro kung hindi mag-ano yung kilay ko, maganda yung tubo ng kilay ko. Hindi rin ako masyado marunong magkilay kasi hindi naman magaling mag-drawing. Ayan. So, parang may kilay na nga ako. Pero lagyan natin yung edges niya kasi minsan parang maiksi, minsan parang sobrang mataas yung kabila. Yung kabila maiksi. Pero kailangan laburn, laburn lang, beshi. Yung kilay na lumalaban. Pak! Aura. So, tapos na tayo sa ating kilay. Ganun na siya kasimple sa kilay. And dito na tayo sa ating mahiwagang lustrous. Lustrous eyeshadow palette. And you guys, very excited talaga ako na gamitin to. So, since meron na siyang ganito, pero hindi ko siya gagamitin. Pero, may naisip ako kanina, kasi ano lang siya, shimmer-shimmer siya. So, gagamitan ko siya ng eyeshadow na yung parang matte. Something na ganun. Para mas dumikit siya pagka-shimmer niya. Gamitin natin tong The Nudes ng Maybelline New York. Yan. Perfect combination. So, where is that brush? So, ito yung gagamitin ko na brush, guys. Perfect combination. Hindi ko na alam. So, ang gagamitin ko sa kulay na to, sa kulay dito is, ito lang ano siya, light brown. Light brown lang siya, yung para i-warm up lang natin yung ating, ano, what do you call that, eyelid? Yung dito sa ating mata. Oop, parang dark siya, blend natin siya kagad. Kasi warm up lang kailangan natin, baka naman hindi na natin kailangan ng ano. Ayan, pang warm up lang. Pwede namang powder nga lang sana eh. Pero ayun na. Ayan guys. So light brown lang. Para i-warm up natin bago natin patungan ng eyeshadow. Aura. Pak. So, yun na siya. I think ready na siya, guys. So, next na tayo. Gamitin na natin ang ating mahiwagang. So, sa look na to, ang gagamitin ko itong darker talaga. Mahilig talaga ako sa dark. Pero ito muna unahin ko and then ito. Up. Ay, salamin pala siya. Kala ko wala siya salamin. So, ang gagamitin ko lang, guys, since shimmer-shimmer lang siya, so, mas okay kung gagamitan, kung kamay na lang yung gagamitin ko or daliri ko na lang, ano, kesa sa brushes. Kasi pag nag-brushes ka, pag brush yung ginamit mo, parang mga tatalsik-talsik na lang yung ano niya, ang tawag dito. Basta yung mga ngalat siya. So, let's just use our fingers. Look at that, guys. It's very pigmented. Aura. Maganda talaga tong palette na to compared dun sa isang palette kasi yun pang parang hindi mo siya magagamit sa pang-araw-araw. Para siyang paggagawa ka ng ano. Ba, makeup look ni ano sa Frozen, ni Elsa, unicorn, mermaid, ganun. Yun yung isa, ito namang isa. Pwede mo siyang gamitin pang araw-araw. Parang pwede sa events, pwedeng aura ka lang. Bagay na bagay siya.
So, next na ilalagay natin, una nating nilagay is ito, next is itong red. Kasi wala siya guys, ano, sulat dito. Diba yung iba may mga ano, kung ano yung shades. Sa kanya, wala. So, ito na yung gagamitin natin. Oh God, I love this color talaga. Oh my God. Ganda niya guys. Di ko lang alam kung bagay ba siya sa aura ko today. Look at that. Blend pa lang. Blend for more. Oh my God. Ang ganda niya guys. It's easy. Pag nangangalat na ganun, clean brushes lang yung kailangan natin. Or yung sa foundation na ginamit natin kanina. So, yun. And then, yeah, look at that, guys. Parang wala naman siya pinagkaiba dun sa isa na ginamit ko. Pero yun kasi... ano siya, matte. Itong isa naman, ito naman na to, ano lang siya. Glittery. Sobrang makinang. Look at that. So, after nyan, so, hindi pa ako nasiyan sa look ko na yan. So, try natin tong isa na to. Parang green something. Tingnan natin kung babagay siya dito sa dulo lang. Aura. Para siyang pang summer. Kasi green. So next, sa kabila naman tayo guys. Need na lang natin ng blending. So, medyo may nagkalat sa kanya sa dulo, pero i-blend natin siya and then, ano, kailangan talaga may control ka habang nag-blend. Kasi nangangalat siya. Yung glitter niya, something. So, yeah guys, ayusin natin yung nandun sa dulo kasi meron siyang chismis sa dulo. Gamitin natin itong foundation na to. Look at that, guys! Bet ko siya. I like it. Ko maglagay ng contact lens. So, yeah guys, I'll be back. Gusto nyo makita ako na naglalagay ng contact lens. So, hindi na lang ako mag-off. Off cam. I'll show you na lang how. So, nag-ano ako ng alcohol sa kamay ko para hindi madumi. Kasi naggamit ako ng eyeshadow. So, mag-contact lens ako para sa look na to. So, ang gagamitin kong contact lens is itong dull eye. Keme. So, yeah. Let's get started. Left, right. Dapat talaga, guys, pag ganitong, ano, dapat, kanina ko pa to nilagay. Nawala sa isip ko, eh.
Pero carry yan. Basta ingat-ingat na lang kasi syempre naka-eyeshadow na tayo. Masisira yung eyeshadow natin kapag nabasa-basa siya kasi basa tong contact lens. Pero I'll try my best. So ganito siya guys. Kasama na ang pagturo kung paano maglagay ng contact lens. No? Oh my god. Medyo mahirap siya. Pero pag nasanay ka naman na, maning-maning na sa'yo. Lumalaban yung mata ko. Ayaw niya magpalagay. Sinilip ko na isa. So, nailagay na natin yung ating contact lens. So, dagdagan na lang natin yung ating eyeshadow kasi medyo nabawasan siya habang naglalagay. So, yan. So, ang next step natin is lalagyan natin yung gilid dito para may shimmer-shimmer siya. So, ang gagamitin ko it is itong ano, light yellow. Multi-purpose na din pala siya. So, ginamit ko tong medyo green. Ilagay ko lang siya dito sa baba. Parang at sungit-sungit ko na. So, ayan na siya, guys. Pagdagan pa natin. Huwag lang pa ka sobra. Pero tumutulo na yung uhog ko. Ganun talaga ako pa naglalagay ng lens. Oh my god, sorry guys, ah. Attention na. Wait lang nga, si ano muna ako. Silagyan din natin yun sa taas. Gamit ko pa din tong the lustrous. Ayan siya guys. Lagyan natin siya ng shimmer-shimmer dito sa taas. Para pak aura. Ang galing niya. Pwede na siyang pang-highlighter. Yung mga glitter-glitter niya. So, yung mga puti-puti nun is yung sa pagka-bake pa natin. Medyo na-erase na nga yung kabila kasi naglagay ako ng lens, diba? Yan. So, next is lagyan natin siya ng liner.
So, gagamitin ko tong Ever Balena Deep Liner para dito sa ano, bago tayo maglagay ng mascara. Love na love ko talaga mag-makeup, guys. Ito yung nakatanggal ng stress sa akin. Stress ako sa school. Parang gusto ko umuwi ng bahay, mag-makeup na lang. Makeup tutorial, mag-video or something. Talagang passion ko na talaga siya. So, talaga siyang gawin. And I'm so happy na nag-vlog ako ngayon. Like this. And thank you talaga sa support niyo, guys. Timeliner. So, next natin gagawin is maglalagay tayo ng mascara. So, ang gagamitin ko mascara is itong nabili ko sa Japan Home. Oh, no. Daiso. Mura lang siya, guys. Mas mura nga pala yung nasa labas. Pero, I'm sure, dito sa loob eh. So, 88 something ganun. Seems like mahirap siyang buksan. Aray, ganito siya, guys. So, parang, ano siya? Paano siya nung, ano ko? Ng contact lenses ko. So, yeah. So, paglalagay naman ng mascara, sila ba yung, ano ko? Glue. Glue, glue, glue. Eyelash glue. Where are you? So, yung gagamitin ko is itong duo. Binigyan nito sa akin ng kaibigan ko eh, ni Jenica. So, she gave me this and so far, gusto ko to. Kasi, mas matagal talaga. Hindi siya natatanggal kagad. Oh! Not too much. Yan siya, guys. Eh. So, hipan lang natin siya para dumikit siya sa ano natin. Pilik. Good, nanginginig yung kamay ko. Ayan, kumabit din siya. So, ayan siya, guys. Hindi siya ganun kakapal. Pero I like this eyelash. Kaya na ko lang siya nabili. Then, sa kabila. Cry, cry, cry! Yung iba kasing eyelashes, kailangan mo pang, pag medyo maliit yung mata mo, kailangan mo pa siyang gupitin. Itong isa na to, saktong-sakto lang siya sa ano ko. Sa eyelashes. So, ito matagal na itong binigay sa akin eh. Tsaka matagal ko na siyang ginagamit. So, until now, dito pa din siya.
I want you. Oh, taray nung salamin. Natutupi pala to, hindi ko alam. Wala ganto kasi, wala kasing ganto sa bundok. Gulat ako, bigla siya natupi. So, lalagay na natin siya sa ating pang left side ng mata. Maganda tong ano na to, eyelash na to. Lightweight lang siya. Hindi siya katulad nung iba na ang hirap ikabit. Tapos, tanggal pa ng tanggal sa ano, sa glue. Siya, pag nilagay mo siya, nakakabit na siya. Parang may utak. There you go. So yeah guys, tanggalin lang natin yung mga ano-ano natin. Tanggalin natin yung binake natin sa ating pest lock. So gagamitin ko to. Mga existing powder. So, let's move on guys sa ating contour. So, ang gagamitin ko sa pag-contour is ito pa din. As usual na lagi kong ginagamit. Itong palette na to. So, yeah guys. Pag mag-contour ka ng face mo, kailangan alam mo yung angulo na example, yung mukha mo, like may maha, ano, mapanga something. So, kailangan mo siyang matakpan ng ganyan para hindi, para makover mo yung pagiging mapanga niya. Parang, mas igaganon mo siya para magkaroon ka ng cheekbone at yun yung mas mag out. Pero depende kasi yan sa mga hugis ng mukha eh. Kailangan alam mo kung ano hugis ng mukha mo. Para pag nag-contour ka, alam mo kung ano yung dapat mong itago. So, lalagyan ko din yung aking mahiwagang panga. Nang very, very light. Snoo. So, let's go to our nose line. So, ang gagamitin ko na pang nose line is yung itong sock uncover ko na to. Itong ano lang siya, itong sa dulo. Medyo may pagka-brown something. So, ang gagamitin kong brush is yung ganito siya. This is MAC 224 SCS. Masyado siyang madami. Kabado si bakla. My God, hindi ganun. Dapat konti lang yun ano ko. Pero madali lang yan guys. Blend lang. Pag medyo napasobra, blend lang. Ayan. Wait lang ha. Hindi pa yan tapos. Not yet done. Gagamit pa ako ng isang malinis na brush para i-blend ko siya. Kasi na ba yung mahiwaga kong salamin? Jowa ko, tatabag daw siya kasi maliligo lang daw siya. Anong oras na? Nakapag-vlog na ako lahat. Ay, nako.
soon guys, papakilala ko sa inyo yung jowa ko. Sana makapag-vlog kami together. Pak na pak ang nose line ni Mamshi. Kailangan yung natural lang. Yung sobrang pak para ka ng ano. Para kang naglalakad na ilong. Pwede na ba yan? And another clean brush, clean na brush ulit. Kasi madumi, mano na siya eh. Okay, there you go. Parang OA pa yung ating nose. Hindi ako nasisiyan sa ating nose. Another clean brush. There you go. Mukhang okay na siya, guys. And then, next natin is maglagay tayo ng konting blush. Kunti lang. Kunting-kunting blush lang. So, ano bang blush ang magandang gamitin? Ito pa din. As usual, itong sa pink na to. Ito yung natanggal. Move on na, guys. So, dito na tayo sa brush. Ang blush ang gamit ko is ito. Ang ginamit ko is yung darker pero konti lang para may konting blush lang tayo sa mukha. And then we're on the go na. So after nyan guys, after ng blush, let's move on to our hiwagang highlighter. So, ang highlighter na lang akong ginagamit is ito. Maybelline. Pero may isa pa akong highlighter dito. Pero ito talaga yung pinaka-favorite ko kasi stick siya. Wala na siyang ekla-ekla boo. Kung ano-ano man. Ganyan. Stick lang siya guys. O, mas mahaba siya. O. So, matagal-tagal ding gamitan yan. Hindi naman siguro masama kung paulit-ulit tayo ng ginagamit, diba? Hindi naman tayo mayaman para paiba-iba yung gamit nating products. So, lalagyan ko to ito sa lips ko. And then dito, para ma-shine-shine siya. And maglagay tayo ng konti dito sa ating noo. Very, very light lang. So, yan. So, yeah, guys. Let's move on to our lipstick. So, ano bang magandang kulay? Okay lang bang gamitin ko is dark? Or yung medyo brown? So, let's see. So, ayun na guys. Move on na tayo. Let's move on to the lipstick. So, ang gagamitin kong lipstick is wala na, tanggal na. Nabura na yung ano niya. Burado na siya. Pero para siyang yun, lipstick lang siya. Bigay lang to ng old friend ko. Bagay ba siya guys? Gantong look. Kasi dark na kasi yung sa mata ko eh. Kailangan ko ng medyo light sa baba. Kasi pag red yung ginamit ko sa baba, parang hindi siya bagay. Okay, for the final look, as I always do, saan na ba siya? Bigla siyang nawala. Magpakita ka. Asan ka? Mahiwagang pang spray. So, as I always do, at hindi pa siya naubos, ito ulit ang gagamitin ko. So, yeah.
So yeah guys, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo ang makeup look na ginawa ko for today. And sana may natutunan kayo. And yeah, just don't forget to hit like if nagustuhan nyo and subscribe if you haven't already. Yeah, don't forget to be good and see you in my next one. Bye guys!